Kasalukuyang nasa opisina si CREFER ngayon at abala sa mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Tambak ang kaniyang trabaho at kailangan ay matapos niya ito ngayong araw. And also, he still has a date na hahabulin kay Sophia, the girl he is currently dating. Sophia is a beautiful woman. Isa itong modelo na galing din sa mayamang pamilya. Kung sa antas lang ng buhay ang babasehan, ay bagay na bagay ito sa kanya. Noong una, ay ganda lang ni Sophia ang gusto niya. Pero habang tumatagal, ay nagugustuhan na niya ang lahat rito. Mabait ito at malambing. Almost perfect na rin kung tawagin. Gumuhit ang tipid ng ngiti ni CREFER sa kaniyang mga labi. Pakiramdam niya kasi sa kaniyang puso't isipan, he is now slowly forgetting the pain his ex-girlfriend caused him. At sa gitna ng kaniyang pagiging abala, ay isang katok ang umagaw sa kaniyang atensyon. Come in. Aniya, at nagbukas ang kaniyang pintuan at sa pagiging abala, ay ni isang sulyap ay hindi niya pinagkaabalahang tingnan kung sino ito. Without giving a look, ay batid ni CREFER na si Maylin ang kaniyang sekretaryang nasa bungad ng pintuan. Buntis si Maylin ngayon at malapit nang magpakasal sa nobyo nito. Medyo masalan din ang pagbubuntis nito ngayon at kailangan ng iba yung pag-iingat at pahinga, kaya kinakailangan niya ng bagong sekretarya. Sir Vasco, nandito na po ang bago niyong magiging sekretary. Nasa labas na po siya. Papapasukin ko na po ba? Tanong ni Maylin sa kanyang boss na abala pa rin sa mga papers nito. Yes, please Maylin. Maiksi niyang turan sa kaniyang sekretary habang hindi pa rin humaharap dito. Okay, sir. Sagot naman ito sa kanya at lumabas na ng pinto at tinawag ang new hired secretary ng kaniyang boss. Bago ito pumasok sa silid ni CREFER Vasco, ay isang konting salita ang iniwan ni Maylin sa dalaga. Miss Lexi, batiin mo na lang ng maayos sa sir ha? Ikaw na bahala sa boss natin dahil medyo masungit yon. But don't worry, parang nasa good mood naman si boss. Wika ni Maylin sa bagong sekretary sabay iniwan ito. Inayos naman ng dalaga ang kaniyang kasuotan at pati na ang kaniyang buhok. Sinisigurado niya na maganda siya at maayos kapag nakita siya ng kaniyang boss. Ang kaniyang boss na sobrang kaitagal na niyang pinapangarap na muli itong makita at makaharap. Yun nga lang ay kinakailangan niyang pikiin ang kaniyang pangalan at inedit niya ng husto ang kaniyang muka sa kaniyang resume. Makapasok lang sa kumpanya ng binata. Kasalukuyang nasa harap ng pintuan ng office ang dalaga at labis siyang kinakabahan. Bago pumasok sa loob ay nagpakawala muna siya ng maraming hangin at lakas ng loob na binati ang binata. Hi. Good morning, sir. Nauutal na wika ng dalaga dahil sa kinakabahan siya sa maaaring mangyari sa muli nilang pagkikita ng lalaki. Matapos marinig ang boses na yon, ay saglit na napatigil si CREFER ngunit walang isang segundong napaangat siya ng kanyang ulo sa bago niyang sekretary nang bigla siyang kinabahan at nagulantang sa boses nito dahil tila ba pamilyar ang boses nito. At nang makita niya ang itsura ng dalaga ay nanlaki ng husto ang kaniyang mga mata. He can't believe that the woman he hates ay muling magpapakita sa kanya na parang wala lang ang lahat at ngayon pa talaga ito bumalik. Ngayon pa na okay na siya. Ngayon pa na unti-unti na siyang nakakalimot sa lahat ng pait at bighati na kaniyang naranasan. Yan? Bulalas niya at sa sobrang pagkabiglay na iwang nakaawang ang kaniyang bibig sa ere. At tila ay nakakita siya ng isang multo na kay tagal na niyang ibinaon sa limot. Yes, it's me, CREFER. Ako nga. Alanganing sabat niyan sa kaniyang boss na kanya ring huling ex-boyfriend. Padabog namang napatayo si CREFER mula sa kaniyang kinaupuan. At ang gulat nitong itsura kanina ay napalita ng galit. Galit na puno ng hinanakit. Nanghihimutok ang mga titig nito at nanilisik ang mga mata na animoy nais nitong kumain ng buhay. Na tila ba ang muling pagpapakita ng dalaga ay isang malaking pagkakamali. What the heck is going on? Why are you here yan? Hindi ikaw ang bagong hired kong sekretary. Sambit ni CREFER sa hindi natutuwang tono, sabay malakas na ibinagsak ang kaniyang kamao sa kaniyang table. Sa kaniyang mga katagay tila, nandidiri siya sa dalaga at ayaw na niya itong makita pang muli.
I faked my name and even my face sa resume ko para muli kang makita. Bakit ako narito? I'm here to win you back, Rafer. Walang atubiling tura ng dalaga kahit na nilalamon na siya ng kaba at takot the way how CREFER looks at her. Gayunpaman ay wala na siyang balak na umatras sa desisyong kaniyang ginawa. She may be not strong enough noon para ipaglaban ang lalaki ngunit ngayon ay desidido na siya. Ngunit ang mga katagang kaniyang binitawan ay tila mga karayom lang sa pandinig ni CREFER. Nakakainis at nakakabingi. Mas lalong nanulis ang mga mata ng binata para sa kanya na tila ay nais siya nitong tirisin. Umalis ang binata mula sa kanyang kinatatayuan at padabog niyang nilapitan ng dalaga. Sabay marahas itong hinawakan sa magkabila nitong braso. I don't need you here, Yan. I don't want you to be here. Please, get lost. Live my life like how you lived me before. Pabagsak niyang sabi sa dalaga ngunit matapang si Yan. Iwinaksin niya ang kamay ni CREFER mula sa pagkakahawak nito sa kanya at matapang na hinarapang binata. You don't want me to be here? Bakit, CREFER? Turan niya sa mataas na tono. You don't want me to be here dahil, ano? Because you still love me. At ayaw mo ko dito dahil you don't want to admit to yourself that you still love me, di ba? Panunukat niya sa binata bagay na hindi nagustuhan ni CREFER at dikit bagang lang siya nitong tinitigan sa mga mata. What are you talking about, Yan? We are long done. And loving is not my concern anymore. So please, get out and leave. Who the hell are you para sabihin mo sa akin na mahal pa rin kita for all the pain you've caused me? Ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihin sa akin ngayon na mahal pa kita. Nababaliw ka na ba? O wala ka lang talagang delikadesa? Pabagsak niya pa rin sabi sa dalaga at kulang na lang ay kaladkarin niya ito palabas ng kaniyang office. Dan, I don't believe you, CREFER. Aniya, sabay hila sa necktie ng binata at mapusok itong hinalikan sa mga labi. Hibang man kung hiba ngunit nais niyang kunin ang binata sa pamamagitan ng pangaakit. She quickly removes CREFER tuxedo and CREFER can't help himself but to kiss her back. Nahirapan ang binata na tumanggi sa marahas at mapupusok ng halik ng dalaga para sa kanya. Mahal niya si Yen noon, hindi lang mahal, kundi labis na mahal. CREFER felt sudden aggressiveness. He presses her on the wall and kisses her aggressively. Itinaas pa niya ang paldang suot ng dalaga at dahil doon, nakita ang legs ni Yan. Isa-isang hinubad ng binatang pang itaas ng dalaga and he bite her lips. You want this? So I'll give it to you. Mariing sambit ni CREFER sabay marahas na hinalikan muli ang mga labi ng dalaga. Even they are kissing ay walang nararamdamang pagmamahal si Yan mula sa binata. Ang mga halik nito para sa kanya ay puno ng paggamuhi at galit. Sa mga halik nitong ginagawad sa kanya ay wala ng pagmamahal kundi puro na lang pait. Pait na kaniyang nilikha sa loob ng puso nito. Bawat halik nito ay kay sakit at ni konting pagmamahal ay wala na para sa kanya. This is how you hate me now, CREFER. Ganito ba kalalim ang paggamuhi mo sa akin? Labis ba talaga kitang nasaktan? Labis ka bang binago ng pag-iwan ko sa'yo? Sambit ng kaniyang isipan habang tila ay pinagpupuyos ang kaniyang puso para sa binata. Nasasaktan siyang maramdaman na ang dating CREFER na minahal niya ay tila wala na at hanggang alaala na lang. Lumalim pa ang mariin at marahas ng mga halik ni CREFER para sa dalaga. Mga halik na hindi kayang magpatawad bagay na mas lalong ikinasakit ng puso niyan. Marahas ang bawat paghalik sa kanya ng binata. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Wala, dahil siya ang demonyong sumira sa pagmamahal ni CREFER at wala siyang magawa kundi tanggapin ang marahas nitong katawan because she deserved it. Dapat lang sa kanya yon. She's the cause of his fall and his madness. CREFER is totally different now. He is no longer the loving CREFER na minahal niya noon. He is no longer the CREFER she knew who used to love her so much. Parang dinudurog ang puso niya sa bawat masakit at mariin na halik ng binata para sa kanya. Umiiyak siya at pilit na hinawakan ang mukha nito. Saglit namang tumigil ang binata sa panghaharas sa kanya, nang maramdaman ito ang mga palad niya sa kaniyang mukha.
Napatitig naman si CREFER sa mga mata ng kanyang ex-girlfriend. When he looks into his ex-girlfriend eyes, his heart almost want to break nang makita niya itong lumuluha with so much pain inside her eyes. Napakuyom kamao siya sa kanyang nakita. He wants his ex-girlfriend to cry. Pero ngayon na umiiyak ito, ay siya rin mismo ang nasasaktan. Hinaplos ng dalagang mukha ng binata at malamlam niyang tinitigan ng mga mata nito sa gitna ng kaniyang pagluha. Forgive me. I love you, CREFER. I'm sorry. I'm sorry for all the pain I've caused you. I'm sorry for all the misery I gave you. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Nagulgul niyang sambit sabay patak ng malulusog na mga luha mula sa kaniyang mga mata. I'm sorry. I pushed you away and rejected you for how many times? I'm so sorry, CREFER. I'm sorry. And please forgive me. I'm willing to do everything mapatawad mo lang ako at muling tanggapin ako sa buhay mo. Please, CREFER. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sa iyong lahat. Hayaan mo akong patunayan sa iyo kung gaano kita kamahal. Aniya sa binata. Yumuko si CREFER habang may mga luhang bumabagsak mula sa kaniyang mga mata. Hinawakan niyang dalawang kamay ng dalaga at mahigpit itong hinawakan na halos ikadurog ng mga buto nito sa kamay. It's too late yan. Kung mahal mo talaga ako, sana noon pa. Sana noon mo pa pinatunayan. I'm having a good attachment with Sophia. So please, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. I don't need you yan. Please leave. Like how you left me before, and don't show your face to me ever again. Lumuluha ang kaniyang mga mata, ngunit ang kaniyang puso ay merong walang humpay na galit para sa dalaga. Tila parang makarayom naman ang mga salita ng binata para kay Yen, lalo na't may binigkas itong ibang babae sa buhay nito ngayon, pero wala siyang plano na magpatalo. Ilalaban niya ang pagmamahal niya para sa lalaki. I'm not giving up, CREFER. Hurt me. Hate me. It's okay. Tanggap ko yon. At tatanggapin ko yon. Because this time, I'm not leaving you again. I'm going to fight my love for you. I'm not giving up without giving a good fight dyan sa puso mo at sa Sophia mo. Mariin at desididong wika ni Yen habang napatitig na lang ang binata sa kanya. Napailing na lang si CREFER sa mga iwinika ni Yen sa kaniyang harapan at pinukol niya ito ng matalim na mga titig sa mga mata habang nagdidikit sa galit ang kaniyang mga bagang. Wow! Not leaving me? What a guts! Sigurado ka? Aniya, sabay muling napailing at tumingala siya sa kisamet muling ibinalik ang kaniyang mga masasakit na tingin sa dating nobya. Not leaving, ha? At ngayon mo pa ipaparamdam sa akin na hindi mo ko iiwan? Pero for 4 years of love natin yan, wala kang ibang ipinaramdam sa akin kundi isa kong walang kwentang boyfriend. Pinaramdam mo sa akin na I don't deserve you, na hindi ako mabuting boyfriend para sa'yo. Buong buhay ko nakasama kita ay minahal kita. Sobrang minahal kita. I stayed abroad dahil sa'yo, to be more closer sa'yo. And all of that ay walang kwenta lang ako para sa'yo. Ipinamukha mo sa akin na wala akong kwenta. Na wala na akong kayang gawin kundi ang maging walang kwentang boyfriend para sa'yo. And now, you're back? For what? To tell me na hindi mo ako susukuan? No. Noon pa lang sinukuan mo na ako yan. Iniwan mo na ako noon pa. Kaya sumuko na rin ako. And you don't have the right para sabihin mo sa akin ng lahat ng mga yan ngayon sa harapan ko. Dahil sana ay noon mo pa yan ginawa. Mariing panunumbat ni CREFER sa kaniyang ex-girlfriend habang hindi pa rin lingid sa puso niya na sumisikip pa rin ang kaniyang puso when it comes to Yen. Hindi naman mapigil ang mga luhang pumapatak sa mga mata ni Yen dahil malinaw na malinaw pa rin sa kanya kung paano niya itinapon si CREFER noon, kung paano siya nito minahal ng tapat, pero binaliwala lang niya. Kahit na sunod-sunod ang mga luha ni Yen sa pag-agos, ay matapang niya pa rin hinarap ang binata. At tinitigan niya rin ito sa mga mata na punong-puno ng nag-aalab na determinasyon. I regret everything I did, CREFER. Please, give me one last chance para patunayan ko sa'yo na mahal kita at minahal talaga kita.
At hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Handa akong bawiin ka. Matapos nating maghiwalay, halos mabaliw na ako. Ginawa ko ang lahat para habulin ka pero umuwi ka ng Pinas. Hindi ko maiwan ang kumpanya ko dahil palugi na kami. Kaya I chose to stay abroad kasama ang kumpanya ko. Kahit na ang kapalit nun, ay ang tisin ko na hindi ka muna makita. Halos mabaliw ako noon, CREFER. Halos mabaliw ako for losing you sa isang kisap mata lang. Pero ayokong bumagsak ang kumpanya ko. Dahil dalawa na ang mawawala sa akin. Ikaw at ang kumpanya. If I don't have the company, paano na tayo? Paano na ako magiging bagay pa para sa'yo kung mahirap na ako? Kaya kahit mahirap, kinaya ko. Dahil itinatako sa isipan ko na babawiin ko ang puso mo. Hindi biro ang sakit na nararamdaman ko noon, CREFER. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaanan ko. Patuloy na wika niyan habang nanalabo na ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nakaharang sa kanyang mga mata na hindi pa tumitigil sa pagpatak. Babawiin kita, CREFER, sa lahat ng paraan. Kahit nakapalan ko pang pagmumukha ko at patayin ko ang hiha ko ay gagawin ko. Gagawin kong lahat, mabawi lang kita ulit. Mahalin mo lang ako ulit. Maigting niyang sambit sa binata ngunit nginisian lang siya nito. You're so funny, Yen. Wala ka nang babawiin dahil nag-iisip na akong pakasalan si Sofia. Huwag ka nang mag-aksay pa ng panahon dahil wala ka nang aasahan mula sa akin. Anito sa dalaga, kahit na ang totoo ay wala talaga siyang balak na pakasalan si Sofia. He likes her, pero hindi pa niya ito mahal. Sinasabi lang niya ang lahat ng iyon to push Yen away from him. Really? Do you love her? Buong tanong niya sa binata na may pait sa kanyang mga mata. Yes, I do love her, and it's no longer you. Sampal na sagot ni CREFER sa pagmumukha ng dalaga. At mas humagulhugol lang husto si Yen sa harapan ng binata. Nilapitan niya ito at hinawakan ito sa kamay and she kissed his hand. You can't love her. Sabi mo ako lang. Sabi mo noon sa akin na kahit anong mangyari ako lang ang mamahalin mo, diba? Remember, you promised me na ako lang ang mamahalin mo. Aniya habang hawak-hawak ang kamay nito at nagmamakaawa ang kaniyang mga titig para rito. Nahihibang ka na. Hibang ka na, Yen. Aniya at tinulak ang dalaga palayo mula sa kanya at tumalikod rito. I can't love you back, Yen. Mas mabuti pang bumalik ka na sa abroad at muling mamahala ng kumpanya mo. I can't give you more. I'm sorry. Wika niya ngunit nagmamatigas pa rin ang dalaga. Hindi ako babalik sa US. You hired me, kaya magtatrabaho ako rito. Hanggang sa muli mo akong matanggap. Lakas niyang loob na sambit at seryoso siyang tinitigan sa mga mata ng binata at saka nilapitan. Sige, if I can't push you away, then I won't stop you. Do all your best dahil maghihintay ka lang din sa wala. Aniya sa dalaga, tsaka iniwan ito sa loob ng office. Habang siya naman ay patuloy na lumuluha sa pagtalikod ng binata sa kanya. Naghiwalay man sila ni CREFER noon, ay niminsan ay hindi nawala ang kaniyang pagmamahal para rito. She can't imagine na ang mapagmahal niyang boyfriend noon will turn out as the coldest person she ever knew. Habang lumuluhay, napaisip ang dalaga sa nakaraan nila ng binata kung gaano siya nito kamahal. Napatingin na lang si CREFER sa karamihan dahil sa nakakahiya nilang eksena ng kaniyang nobya. May mga taong nagbubulungan at pinag-uusapan na sila. CREFER hold his girlfriend hand at pinisil-pisil ito. Baby, please calm down. Pinagtitingin na tayo ng lahat. Ayokong isipin nila na masama ang pagkatao mo. Aniya rito at galit na iwinaksi ng dalaga ang mga kamay ng kaniyang nobyo. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Singhal pa niya sa nobyo. Yan cross her arms sabay rolyo naman ang kaniyang mga mata. You know, CREFER, mas mabuti pang umuwi na tayo dahil nakakabwisit na. Dugtong pa niya at kinuha ang kaniyang bagat padabog na naglakad paalis. Walang nagawang binata kundi ang sundan ng kaniyang nobya. Habang naglalakad si CREFER, ay hindi niya magawang iangat ang kaniyang mukha dahil lubos siyang nahihiya sa mga taong hindi pa rin nag-aalis ng tingin sa kanila. Kasalukuyang nasa sarili na niyang kotse si Yen at nahabag siya sa kaniyang ginawa sa kaniyang boyfriend.
Sinabunutan ng dalagang sarili niyang buhok at napatingin siya sa boyfriend niya na matamlay na nagbubukas ng sarili din itong kotse at hindi niya ito magawang tiisin. Hindi napigilan niya ng kanyang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang kotse at mabilis na yumakap sa binata mula sa likuran at isinubsob ang kanyang mukha sa likod nito. Walang salita ang lumabas sa mga labi niya, subalit sapat na ang mga yakap na yon para maintindihan ng binata kung ano ang nais na iparating ng kaniyang nobya sa kanya. Kinalas ng binata ang mga braso ng dalaga na nakayakap sa kanya, sabay harap at ginawaran ng halik sa noo ito. I understand, baby. Maiksi niyang sambit rito. Mahal kita, kaya kahit nasumpungin ka sa harap ng maraming tao ay okay lang. Ako lang naman dapat ang umintindi sa'yo at hindi sila. Sambit pa niya sa sobrang sweet na tono na punong-puno ng pagmamahal sa nobya. Nagigilty naman ang dalaga sa kanyang ginawa. Walang dudang meron siyang mabait at mapagmahal na nobyo. Tama ang mga bulungan ng mga tao kanina na napakaswerte na niya rito. Hindi nga niya lubos maisip kung bakit napakamaldita niya rito kung minsan. CREFER never raised his voice sa kanya kahit kailan. She always received his kiss kapag tinutoyo siya at nilalambing pa siya nito kahit kasalanan pa niya. Naisip pa niya tuloy minsan na baka hindi siyang babaeng karapat-dapat rito. CREFER owned the car business at isa si CREFER sa pinakamayamang batang negosyante sa buong bansa. Kaya ganun na lang ito kaabala sa buhay. I'm sorry kanina. I'm sorry sa ugali ko. Bigkas pa niya sa nobyo. Okay lang yon. I understand bakit galit ka. You've been waiting for me sa restaurant na yon sa loob ng 2 oras. Ako nga dapat ang mag-sorry sa'yo. Dahil hindi ko lang to isang beses na ginawa sa'yo kundi every time yan. I love you. Just please understand me more. Masuyo nitong wika sa nobya at tinanguan siya nito. I will. Iintindihin kita sa abot ng makakaya ko. You're always late sa date natin pero ni minsan ay hindi nangyaring hindi mo ako sinipot. I love you too, CREFER. Sana kayanin natin ang lahat. I want my life to end up with you. Aniya rito at marin siyang hinalikan ng kaniyang nobyo sa mga labi. Yan and CREFER really love each other. Ngunit sa relasyon nila noon ay may isang napagod at may isang bumitaw at walang iba kundi si Yan mismo. Nagkaroon ng suliranin ang kumpanya ng kanyang papa at ang relasyon nila ni CREFER ay nag-umpisang lumabo. Napapadalas na ang kanilang pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Marami silang pagtatalo na hindi na pag-uusapan at nagkakaroon lang sila ng sama ng loob sa isa't isa. Ang stress sa relasyon ni Yan at stress sa kanilang kumpanya ay ang nagpahina sa dalaga. And she ended up off cutting the strings sa pagitan nila ng kaniyang nobyo. She made the hardest decision sa kaniyang buhay. Tinatak niya kasi noon sa kaniyang isipan na sa oras na maglaho ang kumpanya ng kaniyang ama, ay she will be no longer as a daughter of a billionaire. Kapag nangyari yon, ay hindi na siya karapat-dapat na maging asawa ng binata dahil sa magiging estado ng kanilang buhay. CREFER offered her a big help noon, ngunit tinanggihan niya ito. Breaking up with her boyfriend ay naging sobrang mahirap para sa kanya. Ngunit, ginawa pa rin niya ito sa kadahilan ng itinatak niya sa kanyang utak na kapag natapos na ang kanyang problema, ay may babalikan pa siya. Ngunit doon siya nagkamali. Wala na pala siyang babalikan. Dahil ang sakit na kanyang dinulot para sa lalaki, ay ang nag-iwan ng pilat at bakas na kailanman ay mananatiling nakaukit sa puso nito, kahit ilang taon pa man ang lumipas. And now, Yan is ready to erase those scars. Ngunit paano niya gagawin yon, gayong kinamumuhian na siya nito. Gayunpaman, ay hindi siya susuko. Titiisin niya ang hirap kahit gaano pa kasakit. Mananatili siya sa kumpanya ng dating nobyo at handang kunin ang puso nito ulit na dati ay buong naging kanya. Kasalukuyang nakaupo lang ngayon si Yan sa kaniyang desk at tapos na niyang binasa ang lahat ng papel na kailangan niyang i-report sa binata. Ramdam niya na tinatambakan siya nito ng napakaraming papeles para pahirapan siya ngunit she's a CEO of her very own company. Kaya sisiw lang sa kaniyang lahat and she is now waiting for a work na ibibigay sa kanya ng binata.
Lahat ng trabaho ay tatanggapin niya. Mapalapit lang muli sa puso nito. Habang sa kabilang banda naman, ay pilit na ginagawang abala ni CREFER ang kanyang sarili sa trabaho. Ngunit hindi niya magawang makapag-focus dahil palaging umiinit ang kanyang ulo kapag gumuguhit sa kanyang utak ang imahe ng dalagang si Yen. Nakakainis! Pagalit na sambit ng binata sa kanyang sarili. Sabay tamad na inihilig ang kanyang likod sa sandalan ng kanyang upuan. At inis na inihilamos ang kanyang sariling kamay sa kanyang muka. Yen, bakit mo ginugol ang buhay ko? Ang puso ko? Bakit ka pa bumalik? Wala ka nang babalikan yan. Ano bang gagawin ko para iwanan mo ulit ang buhay ko? Aniya sa kanyang isipan na tila'y para siyang takot na muling mapalapit sa dalaga. Sabay nakarinig siya ng isang pagkatok sa kanyang pintuan. Pasok! Pahintulot niya rito at siya nang bumungad sa pintuan. Nang makitang dalaga, ay agad na sumeryoso ang imahe ni CREFER at matalim na tinitigan ang mga mata ng dalaga. Halos mapayuko naman ang ulo niyan sa mga titig ni CREFER para sa kanya, na tila ay galit pa rin na muli siyang makita. Why are you here? Hindi naman kita pinapatawag. Istrikto nitong sambit sa dalaga. Ano kasi, di ba mahilig ka sa kape? Napansin ko lang na hindi ka humihingi ng kape sa akin. Baka gusto mong pagtimpla kita. Alok niya rito kahit na halos manginig na ang kanyang tuhod habang kausap ito. Bawat titig kasi nito para sa kanya ay tila nais nitong iparamdam sa kanya na wala na siyang lugar sa buhay nito. I want nothing. Umalis ka na. Pagtatabuyan niya rito ngunit nanatili lang nakatayo siya sa harap ng pintuan. Pero diba favorite mo na lang timpla ko para sa... Hindi na naituloy ng dalagang nais niyang sabihin nang sinigawan na siya nito. Ang kulit mo ah. Diba sabi ko na wala akong gusto? Mahirap bang intindihin yon? Yen, hindi porket na natili ka rito sa kumpanya ko'y pahihintulutan na kita sa lahat. Yen, I want this word to be clear para sa tenga mo. I need nothing at maging ikaw ay hindi ko kailangan. Aniyas dalaga sa malabros ko niyang tinig. Napalunok naman ang sarili niyang laway ang dalaga tila para siyang pinaghahampas ng mga matitigas na bagay sa kaniyang katawan sa sakit na mga katagang yon. Nasasaktan ng kanyang puso at biglang nanghina ang kanyang katawan sa mga salita nitong binitawan. Iniyuko niya ang kanyang ulo upang itago ang nagbabadyang mga luha mula sa kaniyang mga mata. At saglit na hinarap ang binata. Tawagin mo na lang ako kapag may gusto kang iuto sa akin. Aniya rito at tipid na nginitian ito sa baytalikod. Sa kaniyang pagtalikod ay kasunod nun ay yung pagpapakawala niya ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Masakit at sobrang sakit para sa kanya na isiping tila ay wala na siyang halaga para sa taong mahal niya. Dali-daling bumalik siya sa kaniyang silid at doon binuhos ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Habang si CREFER naman ay galit na galit sa kaniyang sarili. Ex-girlfriend niya si Yen at batid niyang umiiyak ito ngayon. And he hate himself for making her cry. Pero pinili pa rin niyang magmatigas at tiisin ito. Sa kaguluhan ng kanyang utak ay minabuti niyang abalahin ang kanyang sarili sa mga papeles. Sa kabila ng kanyang pagiging abala ay may naglapag ng isang tasa ng kape sa kaniyang desk. Batid ni CREFER na may kape sa kaniyang harapan at gusto niya ang amoy nito, kaya hinigop niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa paglasap ng kape ay pamilyar sa kaniyang lasa, napatingala siya sa dalagang nakatayo sa kaniyang harapan. Akmang magsasalita pa sana siya nang biglang nagsalita si Yen. Pwede bang kahit ngayon lang? Huwag kang magalit sa akin. Aalis din naman ako agad. Hindi mo ko kailangang ipagtabuyan pa. Gusto ko lang itong gawin para sa'yo. Nakita kong stress ka na. At alam kong sumasakit ang ulo mo kapag hindi ka nakakapagkape. Huwag kang mag-alala. Ginawa ko to bilang sekretarya mo at hindi bilang ex mo. Mahinang wika niyan at hindi nga nagalit si CREFER. Salamat. Tanging tugon ng binata at nginitian siya niyan bago ito umalis ng silid. Habang si CREFER naman ay naiwang titig na titig sa kape. While looking at the coffee, ay bigla na lang siyang napaluha
Naalala niya ang panahon na masaya pa sila niyan. Noong panahon na wala pa siyang galit para rito. Dahil sa bigat ng kanyang damdamin, ay madali niyang nilisan ang kanyang office at tinahak ang daan papunta sa pamamahay ng kanyang kapatid na si Creed. Si Creed lang kasi ang seryosong kausap pagdating sa mga mabibigat na usapin. Hindi tulad ni Kaiden na puro laro at babae lang ang nasa utak. Nang makarating si CREFER sa mansyon ng kanyang kapatid, ay nagtaka siya dahil napagtanto niyang nauna na pala sa kanyang bunsong kapatid na si Kaiden. Ano kayang ginagawa ng sira ulo na yun dito? Taka niyang sambit sa kanyang sarili at nang bumungad siya sa pintuan ni Creed ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Matapos niyang makitang kasama ni Creed sa iisang hapag si Celine, ang babaeng 6 na taon na nitong pinapanta siya. Oh my God, what's happening here? Tangi niyang sambit sa kanyang sarili at napatoon ang kanyang atensyon sa kapatid niyang si Creed. Patapos nang kumain si Celine at Creed kaya agad niyang nakausap ang kanyang kapatid at kasalukuyang magkasama silang tatlo ngayon sa terrace while having a bottle of wine. Matapos mag-usap ni Nakaiden at Creed ay binaling ang atensyon siya ng kanyang kapatid. CREFER, bakit ka pala naparito sa pamamahay ko? Seryosong tanong ni Creed sa kapatid at agad namang gumuhit ang seryosong imahe sa mukha ng binata. She's back. Maiksi niyang sambit at nanlaki ang mga mata ni Creed sa pagkabigla. She's back? You mean, yen? Bulalas na sambit ni Kaiden. Is it yen? Sigundang sambit ni Creed at malalim na bumuntong hininga si CREFER. Yes, she's back to ruin my life again. Anito na may galit sa kanyang tono. Just, how can she be back sa buhay ko matapos niya akong iwan? Bakit ngayon pa siya bumalik ngayong okay na ako? Anito at tila halos mabasag na ang hawak niyang baso sa kaniyang kamay. Are you really okay, kuya? Talaga bang okay ka na? Sa nakikita ko ay napipressure ka pa rin kay Yen. What do you mean, Creed? Igting bagang nitong wika na parabang nais niyang ibuntong ang lahat ng galit niya sa pagmumuka ng kaniyang kapatid. I mean, kung okay ka na talaga ay hindi ka magkakaganyan. Yen will be nothing sa buhay mo. She will be like an heir na wala kang pakialam kung dumampi man ito sa balat mo. Magiging baliwala lang siya para sa'yo. Yun ay kung totoong okay ka na. Pero sa nakikita ko ay hindi ka pa okay. Habang tinitingnan kita ngayon ay masasabi kong takot ka at nais mong umiwas kay Yen dahil lang totoo ay nandyan pa rin siya sa puso mo. And you're afraid to admit to yourself na pagkatapos ng lahat ng sakit na dinulot niya sa'yo ay mahal mo pa rin siya, tama ba? Wika ni Creed at tumalikod si CREFER. What are you talking about? Hindi ko na mahal si Yen. It's just that ginugulo niya ang buhay ko at pati ang puso mo. Dugtong ni Kaiden sabay nakakalokong humalakhak. Gusto mo suntukin kita? Banta ni CREFER sa bunso niyang kapatid dahil sa malasira ulo nitong tawa. Pikon ka? Marupok ka kasi. Kita naman eh. Kita naman sa kilos mo sa loob ng ilang taon that you are not yet over kay Yen. Kasi alam mo kung bakit? Kasi nasa puso mo pa rin si Yen mo. Di ba nga marupo ka? Pang-aasar nito sa kapatid. You! Mariing sambit ni CREFER at nais na niyang suntukin si Kaiden. Kuya, huwag mo na yung patulan. Saway ni Creed rito at binaling ang atensyon ng bunso nilang kapatid at tinitigan ito ng napakaseryoso. What is that look for? Naiilang nasambit ni Kaiden sa mga titig ng kaniyang kapatid na si Creed. When did you learn something about love, Kaiden? Anito at napatras ito. Well, wala akong alam dyan. Malinaw lang sa akin na mahal pa ni kuyang ex niya. Rason ito. And when did you learn reading someone's feeling ay wala ka namang pakialam doon? Tell me, your blind girl is pretty? Does she make your heart pound like crazy? Na parang may mga kabayo sa puso mo? Does she keep on popping inside your mind every time even in the middle of the night? Anito sa kapatid at mas napatras pa si Kaiden sa bawat hakbang na ginagawa ng kaniyang kapatid palapit sa kaniya. You're crazy, Creed. I'm not in love. I just can't let that woman out of the street dahil ano? Dahil mapanganib. Paliwanag nito at ngumisi si Creed. You explain too much, Kaiden.
CREFER, I knew it. We will be having a blind member of the family soon. Anito, at tumawa lang si CREFER. I can feel it too, Creed. Tura nito at napailing na lang si Kaiden sabay walk out. Mga sira ulo. Anas nito sa kanyang sarili habang tinatalikuran ang dalawa. Matapos mag-usap ng tatlong binata ay balik na sila sa kanya-kanya nilang buhay. Kasalukuyang nakaupo ngayon sa silya ng kanyang office si CREFER matapos niyang makatanggap ng tawag mula sa babaeng si Sophia. Babe, pupunta ako dyan sa office mo ngayon ha. Sabay tayong mag-lunch. Ako nang pupunta dyan para sunduin ka. Okay ba yon? Malambing nitong wika sa phone at napatingin ang binata kay Yen na kasalukuyang nakatayo sa kaniyang harapan. Yes, babe. It's good na pumunta ka dito sa office ko. Kasi miss na kita. At nice na kitang makita ka agad. I will wait for you here, okay? I love you. Sweet na sambit ng binata sa dalagang nasa kabilang linya. Hindi ganoon si CREFER sa dalaga. Ngunit pinili niyang maging sweet dito upang marinig yun ni Yen. Nais niyang saktan si Yen gamit ang mga katagang yon upang kusa na itong lumayo sa kanya. Habang sa kabilang linya naman, ay masayang nabigla ang dalagang si Sophia nang marinig ang salitang I love you mula sa binata. Do I hear you right, CREFER? Did you say you love me? Nakangiti nitong wika dahil ni minsan ay hindi siya sinabihan ng ganoon ng binata. Kaya ngayon ay abot langit ang kanyang sayang nararamdaman. Yeah, you heard me right. Mag-ingat ka, okay? Sweet nitong sambit sa dalaga at kapwa na sila nagbaba ng phone. Matapos makausap ang dalaga sa kabilang linya, ay ibinaling ng binata ang kaniyang atensyon kay Yen. You heard me naman, diba? Narinig mo naman na may mahal na akong iba. Malino na siguro sa isip mo na wala ng chance ang nais mo para sa ating dalawa. Aniya sa dalaga at matapang naman siyang sinagot ni Yen. Narinig ko at alam ko. Pero hindi importante sa akin kung may girlfriend ka ng iba o ano paman. Ang akin lang ay umaasa kung mahalin mo akong muli. Dahil mahal pa rin kita, CREFER. Sagot niya sa binata habang pinipigil ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Masakit para sa kanya na malamang may mahal ng iba ang taong mahal niya. Ngunit nasa puso't isipan niya ang kanaisan niyang lumaban para sa pagmamahal niya sa kaniyang dating boyfriend. Sumuko siya noon at hindi siya susuko ngayon. Nang makita ni CREFER ang seryosong mga mata niya sa mga salita nito, ay naningkit ang kaniyang mga mata at napakuyom siya ng kaniyang kamao dahil sa galit. Get out! Pabagsak niyang sambit sa dalaga. Nais niya itong sumbatan at sabihin dito kung gaano kasakit ang ginawa nito sa kanya noon. Nais niyang isumbat sa dalaga lahat ng hirap na kanyang naranasan dahil sa pag-iwan nito sa kanya noon. Ngunit nagpipigil siya sa kanyang inipong galit para rito. Sige po. Magalang na wika niyan bago nilisan ang office ng binata. Nang makalabas yan sa office ni CREFER, ay galit na sinuntok ng binata ang kaniyang desk. Yen, bakit hindi ka nalang mawala? Hiling niya sa kaniyang sarili dahil sa bawat araw na nakakasama at nakikita niya ang dalaga, ay mas lalo lang niyang nasasabi sa kaniyang sarili na tama nga si Creed. He still love Yen, bagay na ayaw niyang tanggapin sa kaniyang sarili. Matapos ng pag-uusap nila ng dalaga, ay hindi niya ito pinatawag pa. Habang siya naman ay nakaramdam ng gutom. Kanina pa siya naghihintay na ipatawag ni CREFER ngunit hindi ito nangyari. Siguro kasama na niya si Sophia. Aniya sa kaniyang sarili habang hindi niya mapigilan ang kaniyang sarili na magselos. Iniisip niya kung paano ba itinatrato ni CREFER ang dalaga. Mas espesyal ba kaysa sa kanya noon? Mas mahal ba o mas higit pa? Sa gitna ng kanyang pagsaselos ay nais niyang ikumpara ang kaniyang sarili noong sila pa ni CREFER sa bago nitong girlfriend. Inis na sinabunutan ng dalaga ang kaniyang ulo sa sobrang inis sa kaniyang sarili. Dahil kung ano-ano na ang kaniyang iniisip kaya minabuti na lang niyang tumayo mula sa kaniyang silya. Nais niyang magkape sa isang restaurant na malapit lang sa building ni CREFER.
Pinindot niya ang elevator para sumakay at sa pagbubukas ng elevator ay nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makita si CREFER kasamang isang maganda at matangkad na babae. Hindi lang babae, kundi kilala niyang babae. It was Sofia Madrigal, ang babae na noon pa bali-balitang may gusto sa binata. Ngunit malas lang nito dahil that time ay boyfriend niya na noon si CREFER. Matagal bago nakahakbang siyan papasok sa elevator. Akala niya noon ay matapang siya at kaya niyang tiisin ang lahat ngunit masakit pala. Kakaiba palang feeling kapag nakita mo na mismong gamit ang sarili mong mga mata na may kasamang ibang babae ang lalaking mahal na mahal mo. At ang mas masakit pa doon ay wala kang karapatan na magreklamo dahil hindi ka naman girlfriend. That the truth is you are just an ex-girlfriend. Won't you come in? Malamig na wika ni CREFER kay Yen. Kisap matang pumasok si Yen sa elevator. Tatlo lang sila sa loob ng elevator ngunit pakiramdam niya ay nasisikapan siya at nais na niyang lumabas mula sa loob nito. Nakayuko lang si Yen ngunit ang kanyang mga mata ay panay sulyap sa magkahawak na kamay ng dalawa. Nagsiselos siya ng todo sa kaniyang nakikita. Ako sana dapat yan. Kamay ko sana ang hawak niya. Wika niya sa kaniyang isipan, sabay kagat ng sarili niyang labi upang kontrolin ang kaniyang sarili sa pag-iyak. Yen, are you okay? Tanong ni Sofia na bumasag sa katahimikan ng dalaga. Oo naman. Okay lang naman ako. Bakit mo naman natanong yan? Aniya at nagpapanggap na okay lang siya sa presensya ng dalawa. Ayaw naman niyang magmukhang kawawa sa harapan ng bagong girlfriend ng ex niya. You look so tense, Yen. Are you sure na okay ka lang? I know na ex-boyfriend mo ang boyfriend ko pero matagal na kayong hiwalay, di ba? Siguro naman naka-move on ka na kagaya ng boyfriend ko. Anito, natila ay nagmamalaki ito sa kanya. Sofia loves CREFER, kaya gagawin nito ang lahat para bakuran ang lalaking kay tagal nitong hinintay na mapa sa kanya. Oo naman, naka-move on ako. Ani rito, habang hindi siya makatitig sa mga mata ng babae. Good, I'm glad to hear that. Ngiti nitong wika sabay umakap sa braso ni CREFER. At nilaro ang buhok ng binata. Okay na pala ang lahat eh. Edi walang problema. Dugtong nito, tsaka hinawakan ang pisngi ng binata at hinalikan ito sa labi na siyang malayang tinugunan ni CREFER. CREFER wants the scene. Gusto talaga niyang makita niya na may kahalikan siyang iba para lumayo na ito sa kanya. Habang hinahalikan niya ang labi ni Sofia, ay nakadilat ang kaniyang mga matang nakatingin kay Yen. And he saw her crying silently. Nang makita niyang umiiyak ang dalaga, agad niyang tinigilan ang mga labi ni Sofia. What? Why? Takang tanong ng dalaga sa binata nang lumayo ito sa kanya. Nothing. Nandito na kasi tayo. Maiksing sagot niya tsaka lumabas ng elevator kasama si Sofia. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatingin kay Yen na nasa kanilang likuran. CREFER. Wala na ba talaga? Wala na ba talaga ako sa puso mo? Sambit niya sa kaniyang sarili habang nakasunod sa dalawa. Kailangan ko na ba talagang lumayo? Kailangan ko na bang umalis para maging masaya ka na talaga? Ang pagalis ko bang ikatatahimik ng buhay mo? Nasasaktan niyang sambit sa kaniyang isipan habang lihim na lumuluha. Pumunta si Yen sa shop na nais niyang puntahan. At sa hindi inaasahan ay doon din pala pupunta sina CREFER at Sofia. Upang iwasan ang dalawa, ay nagpa siya si Yen na umupo sa malayo sa mga ito. Sinadya niyang tumalikod sa dalawa upang malihis ang kanyang mga mata mula sa mga ito. Dahil habang nakikita niya ang mga ito, ay nasasaktan lamang siya. Nagpa siya na si Yen na mag-order ng kape na gusto niya at dessert. Lingid sa kaniyang kaalaman, napanakaw sulyap lang sa kanya si CREFER. Yen? Wika ng isang lalaki mula sa likuran ng dalaga. Napalingon naman si Yen sa gawing iyon. Anton? Nakangiting bulalas ni Yen matapos makita ang lalaki. Have a seat!
Alok niya rito at naupo ang lalaki sa bakanting silya sa table ng dalaga. That damn Anton again? Naiinis na wika ni CREFER sa kanyang isipan matapos makita ang lalaki. Si Anton ay ang pinsan niyang may paghanga sa ex niyang si Yen. Nanatiling nakatingin si CREFER sa gawin ni Yen na masayang nakikipag-usap sa lalaki. Naiinis siyang nagiging masayang dalaga habang may kausap itong iba. Hindi na niya namamalayan si Sofia na kanina pa pala ito nagsasalita. CREFER, naintindihan mo bang sinasabi ko? Wika ni Sofia sa naiinis na muka. Kanina pa kasi siya nagsasalita, ngunit parang wala siyang kausap. Si Yen ba? Kanina ka pa nakatitig sa kanya. Reklamo niya rito at hindi naging maganda ang kanilang date. Natapos ang kanilang time for each other sa kasi selos ng dalaga kay Yen. Kasalukuyang nakaupo na ulit ngayon si CREFER sa kanyang desk at muli nitong kaharap ang dalaga. CREFER, ano bang iuutos mo sa akin? Tanong niyan sa binata na halatang wala sa ayos ang utak. Galit ang imahe nito na para bang handa siya nitong sigawan. Sabay malakas na hinampas ni CREFER ang kanyang desk at agarang tumayo mula sa kanyang kinaupuan with a very sharp glare para sa dalaga. What do you need yan? Sabi mo kay Sofia kanina'y nakamove on ka na. Kaya why are you here sa buhay ko kung nakamove on ka na pala? Do you want to play? I'm not playing, CREFER. I'm here to win you back. Nandito ako at kinakapalan ko ang pagmumukha ko sa harap mo para mabawi ka. Para mabawi ang puso mo. Para mabuo ko ulit ang puso ko na nasa iyo pa ang kabiyak. CREFER, hindi pa ako nakamove on. I said it dahil ayokong manliit sa harapan ng bago mo. Oo, sige na. May bago ka na. At maaaring wala na ako para sa'yo. But CREFER, what can I do kung hanggang ngayon ay nasa puso pa rin kita? Mahal kita. Alam kong wala na ako para sa'yo kaya pwede ba? Pwede bang turuan mo ako kung paano kakalimutan? Kung paano ko gagawin ang huwag kang mahalin? Paano ba, CREFER? Paano? Ang sakit eh. Ang sakit-sakit na kasi eh. Aniya sa lalaki at nagsimula nang magsilaglagan ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Pareho lang tayong mahihirapan yan. Pareho lang tayong masasaktan. Tura ng binata sa dalaga at hinawakan ng baba nito. Huwag mo nang ipilit. Dugtong nito at mas lalong humagulgol ang dalaga sa harapan ng binata. Pakiramdam niya ay wala na talaga. Wala ng pag-asa. Ramdam niya na nais na talagang putulin ni CREFER ang konting ugnay nila sa isa't isa. CREFER, wala na ba talaga? Hindi na ba talaga pwede? Nagulgol niya sa harapan nito at tila may kung anong kumati sa puso ng binata at nasaktan siya sa mga kataga ng dalaga. Nais niyang sabihin na meron pa. Na pwede pa. Ngunit ang sakit na dulot ng nakaraan ang nagkukulong sa kanya upang pigilan ng siyang huwag tanggapin muli ang dalaga sa buhay niya. Sa puso niya. Ginawa niyang lahat noon para kay Yen. Ang lahat-lahat. He gave her his very best, pero iniwan lang siya nito. Wala na yan. Wala na. Bigkas niya, sabay patak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. At mas lalong lumuha si Yen. Ako, CREFER, mahal pa kita. Kapag ba lumayo ako, magiging masaya ka ba? Tanong niya rito at tumango ang binata. Yes. Maiksi niyang sambit ngunit sa kanyang sagot ay siya lang mismo ang nasaktan. Parang gusto niyang hawakan si Yen at yakapin at sabihin dito na muli silang gumawa ng bagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Ngunit nahihirapan na siyang magbigay ng ikalawang pagkakataon sa taong sobra niyang minahal ng buo noon. Ngunit nagawa siyang talikuran. Wala na ba ako dyan sa puso mo? Impit niyang tanong sa binata. Meron pa. Nandito ka pa sa puso ko. Pero hindi ko na kayang gumawa ng bagong pagmamahal kasama ka. Hindi porket mahal kita ay uulitin natin ang dati. Sometimes, mas mabuting palayain na natin ang tuluyan ng isa't isa. Sabat niya sa dalaga. What can I do for you, Yen? Para makalimutan mo ko. Dugtong niya rito.
CREFER, please kiss me. Kiss me one last time. Hiling niya sa lalaki at walang atubiling kinabig ni CREFER ang kanyang leeg at hinalikan siya nito ng sobrang diin. Sobrang mariin. Lahat ng pangungulila at pagmamahal ay nandoon na sa halik na yon. Naging maalab at mapusok ang halikan nila sa isa't isa. Mga halik ng pagmamahal at pamamaalam. Nang maghiwalay ang labi ng dalawa, ay pinahid niya ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Maraming salamat sa lahat, CREFER. Aalis na ako sa buhay mo. Pero ito ang tatandaan mo. You are the best man I ever had in my life. Mahal kita palagi, kahit hindi na kita makikita pang muli. Aniya sa binata, sabay tinalikuran ito. Pagkalabas niyan sa pintuan ay gulong-gulo ang puso at utak ni CREFER. Sinasabi ng utak niya na kaya niyang bitawan si Yen. Ngunit ang kanyang puso ay sinisigaw ang pangalan nito. The last kiss na hiniling niyan sa kanya ang mas nagpagulo sa lahat. Noong hinahalikan niya si Yen ay hindi siya humahalik rito dahil hiniling nito, kundi hinalikan niya ito dahil ito ang nais niya matagal na. Sa kaguluhan ng kanyang utak, nilisan niya ang kanyang office upang habulin si Yen. Ngunit hindi na niya ito mahagila pa. Hinabol niya ito hanggang sa labas ng kanyang building ngunit hindi na niya makita pa ang dalaga. Binalak niyang puntahan ito sa mansyon. Ngunit paano niya kakausapin at ipapahayag ang kanyang nararamdaman para rito kung hindi pa malinaw sa kanyang tunay niyang nais. Natagpuan na lang ni CREFER ang kanyang sarili. Nakaharap na niya si Creed sa pamamahay nito. You look so messed, CREFER. Nandidiring wika ni Creed sa kaniyang kapatid. I'm really messed, Creed. I don't know. I don't understand myself. I love Yen. I still love Yen. Pero hindi ko alam kung kaya ko ba ulit na magtiwala sa kanya. Kung kaya ko ba ulit na magsimula kasama siya. I don't know. Magulo ang utak ko. Problemado niyang wika sa kapatid. Well, kuya, hindi naman malaking problema yan. Kung hindi ka na sigurado kay Yen, di mas mainam nang lumayo na siya sa'yo. Kasi masasaktan mo lang ang sarili mo at si Yen. Kuya, Yen will love you today. Even tomorrow. At kahit next day but not forever. Maganda si Yen. Anak siya ng mayamang tao at maraming arranged marriage dyan. Later, baka i-arrange si Yen sa ibang lalaki. At matutunan niya itong mahalin. At, what the damn thing you're talking about, Creed? Wika ni CREFER sa galit na tono na tila hindi nito nagustuhan ang kaniyang narinig. Napatawa naman si Creed sa kaniyang kapatid. Don't tell me na ayaw mong ikasal si Yen sa iba. Di ba nga, ayaw mo na? Panunubok niya rito. I didn't say na ayoko na. Ay nako, linawin mo nga yung puso at utak mo, CREFER. Oo at nasaktan ka noon, pero palagay mo ba ay hindi rin nasaktan si Yen? Matagal na kayong hiwalay pero hindi ko nabalitaan na may pinalit si Yen sa'yo at ganun ka rin sa kanya. You are dating Sophia right now, pero ni isang araw ay hindi niya napalitan si Yen sa puso mo. Come on, CREFER, hindi ka naman duwag. Ang pag-amin mo ng totoong nararamdaman mo para sa taong nanakit sa'yo noon ay hindi isang kahinaan. Pag-isipan mo to, kuya. Kung ikakasal ba si Yen sa ibang lalaki balang araw ay kaya mo ba? Kaya mo bang makita siyang hawak ng iba? Kaya mo bang makita siyang masaya ngunit hindi sa piling mo? Aniya sa kaniyang kuya at natahimik naman si CREFER. Bumuntong hininga ito dahil batid niya sa kaniyang sarili na hindi nga niya kaya na mawala ng tuluyan sa kaniya ang dalaga. Hindi ka makasagot, di ba? Yun ay dahil tunay mong mahal si Yen. Chase her now, kuya, habang may hinahabol ka pa. Dugtong niya rito. Thank you, Creed. You really are the best. Aniya rito ng matauhan, sabay tayo mula sa kaniyang kinaupuan. Nang malinawan sa kanyang nararamdaman, ay nakipagkita si CREFER kay Sophia. Kasalukuyang nasa pamamahay siya ng babae at tahimik silang magkaharap ngayon sa iisang mesa. Ano bang sasabihin mo sa akin, CREFER? Kanina pa tayo tahimik ka. Basag katahimikan ng dalaga sa pagitan nila ng binata. Sophia, hindi ko alam kung saan ako dapat magsimula sa sasabihin ko sa'yo. Pero tatapatin na kita.
hindi ko na maaaring ipagpatuloy pa kung anong meron tayo, kung anong meron sa ating dalawa. Diretso niyang wika sa dalaga at bumuntong hininga ito sabay lunok ng sarili nitong laway. Alam ko, CREFER. I saw it. Nakita ko kayo. Aniya sa binata na ikinagulat nito. Nakita mo? Yes, nakita ko. Nandun ako. At kitang-kita ko kung paano mo siya hinalikan kanina sa office mo. Masakit man para sa akin na tanggapin na hindi pa rin ako ang mahal mo, pero kung hindi ka talaga magiging masaya sa akin ay mas mabuting palayain na lang kita. Alam ko, batid ko sa sarili ko na ni minsan ay walang ako sa puso mo. I'm trying to replace yan sa puso mo, pero kahit anong gawin ko ay siya pa rin ang hanap mo. Aniya sa binata habang nangingilid ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. I'm so sorry, Sophia. Nahahabag niyang sambit sa dalaga at naawa siya rito. Don't say sorry. Kasalanan ko rin to. Makulit ako eh. Ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Akala ko nung una, hiwalay na kayo na yan, ay may pag-asa na ako sa puso mo pero wala pa rin pala. Malinaw sa akin ang katotohanan to, CREFER. Kanina habang pinapanood ko kayong dalawa, having a hot kiss, ay alam ko na kailangan na kitang palayain. Because after all, it's still her. Anito, with the pain inside her eyes. Thank you, Sophia. You're a great woman. You're almost perfect to be a good wife. Kung pwede lang sana na ikaw na lang ang mamahalin ko ay gagawin ko. But I can't. Ang puso ko'y matagal nang hawak na yan. I know, Sophia, na may lalaking magmamahal ng lubos sa iyo balang araw. Aniya sa dalaga at hinawakan ang kamay nito at muling nagpasalamat. Sa puntong ito'y tapos na at wala ng ugnay ng dalawa. Agad na hinanap ni CREFER siyan pero wala na ito sa kondo nito. Naisip niya na baka bumalik na ito ng States. Kaya naman ay agad niyang tinawagan ng pamilya nito doon. Ngunit wala ito sa States. Kung ganon, ay nasa Pinas lang ito. Nagtalaga si CREFER ng mga tauhan upang hanapin ang dalaga. Ngunit, isang linggo nang nakakalipas ay walang yan siyang nakita. Anak, huwag kang mawawala mamayang gabi, okay? Bili ng ina ni CREFER sa kanya. Mamayang gabi kasi pagdiriwang ang ika-54 birthday nito. Of course, ma'am. Hindi naman pwedeng sa mga anak niyo ay ako lang ang wala. Turan niya sa ina habang ang kanyang isipan ay abala pa rin sa pag-iisip kung saan pang lugar niya hahanapin siyan. Pangako mo yan, ha? Dahil may mangyayaring maganda ngayong gabi. Anito sa kanya sabay ngisi. Sumapit na ang gabi at dinaluhan ng napakaraming bisita ang kaarawan ng Donya. Nandoon sina Creed at Celine na malapit ng magpakasal. Ngunit hindi pa niya nahagilap ang kapatid niyang si Kaiden. Abala ang lahat at nais niyang magbigay ng regalo sa kanyang ina. Kaya minabuti niyang puntahan muna ito sa loob ng mansyon. Ngunit kabubungad pa lamang niya sa pintuan ay nakita niya ang kanyang ina na may kausap na isang babae. Babae na kahit nakatalikod ito sa kanya ay kilalang kilala niya. Yan? Mahina niyang wika sa kanyang sarili at madaling hinakbang ang kanyang mga paa palapit sa mga ito para masigurado kung tama ang kanyang hinala. Anak, nandito ka na pala. Para ba sa akin yan? Agad na tanong ng Donya sa kanyang anak habang ang titig ni CREFER ay nasa kayen. Kahit na ni kunting atensyon ay hindi siya nito binabalingan. Donya, maiwan ko muna kayo ng anak niyo ah. Paalam niyan sa Donya upang iwasan ang binata. Sige iha, mag-enjoy ka ha? Sagot nito sa dalaga at magalang na umalis siyan. Hinawakan naman ng Donya ang kamay ng kanyang anak at hinila ito ng bahagya. CREFER, ayusin mo ha? Gusto ko na sa gabing ito ay may mamanugangin na ako sa'yo. Anito sa anak at siyan ang ibig nitong sabihin. Ma, may alam ka ba sa nangyayari? Taka niyang tanong sa ina dahil tila ay may konting alam ito sa nangyayari sa kanila ni Yen. Siyempre, anak kita eh. Alam ko na pinapahanap mo si Yen. Pero alam ko rin na pinahirapan mo siya kaya itinago ko siya sa'yo para pahirapan ka rin. Anito sa anak sabay tawa.
But now, make sure na maayos mo ang lahat, anak. Dugtong nito at nginitian niya ang kaniyang ina. Matapos makipag-usap sa ina, ay agad na hinanap ni CREFER ang dalaga sa gitna ng party. Umpisa na ng sayawan at mula sa distansyang pagitan, ay natatanaw na niya ang dalaga. At kasalukuyang nakikipag-usap ito kay Anton at dali-dali niya itong nilapitan. Can you please dance with me, my beautiful yen? Paanyaya ng binata sa dalaga. Sure. Maiksing sagot niyan sabay bigay ng kanyang kamay sa lalaki. Ngunit bago pa man mahawakan ni Anton ang kamay ng dalaga, ay isang kamay na ang umagaw rito. She will dance with me. Malateritorial na wika ni CREFER sa lalaki. At walang pakundangan na hinila ang dalaga papunta sa gitna ng dance floor. Mabilis niyang kinabig ang bewang nito at inilapit ang mukha niya sa mukha nito. CREFER, ang lapit mo naman ata. Reklamo niya dahil kulang na lang ay maglapat na ang kanilang mga labi sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Idagdag pa ang mga titig nito sa kanya na sobrang kailagkit. Hindi niya rin ito maintindihan ngayon dahil parang kailan lang ay nais na siya nitong isuka at ngayon ay ito mismo ang lumalapit sa kanya. Malapit ba? Gusto mo bang ilapit ko pa? Panunukat nito sa dalaga, sabay lapit pa ng kaniyang muka sa muka nito. Napatingkayad naman siya upang ilayo ang kaniyang muka mula rito. Ngunit nagbigay lang yon ng pagkakataon para kay CREFER upang mas makabig ang bewang niya, palapit sa katawan nito. Why are you doing this, CREFER? Why am I doing this? Gusto mo ba talagang malaman? Anito sa kanya at walang paalam siya nitong hinila, papunta sa garden ng mansyon. Nang makarating sa garden ay agad na kinalas ng dalaga ang kaniyang kamay mula sa kamay ng binata. CREFER, ano ba itong ginagawa mo? Hindi kita maintindihan. Parang kailan lang ay ayaw mo na akong makita pero eto ka. Eto ka ngayon. Lapit ka ng lapit sa akin na para bang pinaglalaruan mo ko. Na parang pinapahirapan mong puso ko. Naiintindihan ko naman na ayaw mo na sa akin pero hindi naman ako dito pupunta kung hindi ako kinausap ng Donya na manatili pa. Wala naman akong balak na guluhin pa ang buhay mo kaya wala nang punto pa para pahirapan mo ko. Aalis din naman ako pagkatapos nito. Hindi rin kita papayagang umalis pa yan dahil dito ka lang sa tabi ko. You are not allowed para muli akong iwanan. Ginulo mo na ako yan. Ginulo mo na ang buhay ko. At hindi lang ang buhay ko, kundi pati na ang puso ko. Hindi ko na kayang pigilan pa ang puso ko. Anong magagawa ko kung talagang mahal kita? Every time na pinahihirapan kita ay nahihirapan din ako. Oo, galit ako sa'yo noon dahil iniwan mo ako eh. Hindi mo man lang pinaintindi sa akin ang lahat at basta ka na lang na wala sa buhay ko. Masakit yan. Masakit na iniwan mo ako. Tapos kung kailan maayos na ako, ay doon ka ulit babalik. Kaya hindi ka na pwedeng umalis pa sa buhay ko. Dahil kailangan kita. Dahil mahal kita. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas ay ikaw pa rin ang hanap ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Pigilan ko man, ay ikaw pa rin ang gusto ko. Anias dalaga at hinawakan ang kamay nito. Yan, I love you. Pwede bang magsimula tayong muli? Pwede bang bumuo ulit tayo ng bagong nobela at bagong yugto ng pag-ibig natin? Seryoso niyang wika sa dalaga at agad naman siyang tinanguan niyan bilang sagot. Hindi pa ba ako? Ikaw lang naman ang hinihintay ko na muli akong tanggapin sa buhay mo eh. Patawad kung umalis ako nun sa buhay mo. Pangako, hindi na ako aalis pa kahit kailan. Aniya sa binata at isang ngiti ang iginawad nito sa kanya. Hinding-hindi na rin kita papayagang umalis pa sa buhay ko. Aniya rito at maalab itong hinalikan sa mga labi. Ang kanilang mga halika'y puno ng pagmamahal para sa isa't isa. At handa na silang bumuo ng bagong pagsasama. Bawat halika'y maalab at mariin. Lingit sa kaalaman ng dalaway kanina pa may nakatingin sa kanila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay dalawang palad na hinawakan ni CREFER ang pisngi ng dalaga. Be ready, because I will bring you to the next step. Papayag ka bang maging isang ganap na Vasco? Aniya sa dalaga at masayang tumayong siyan. At manghahalikan ulit ni CREFER ang dalaga nang biglang may umubo. Aba, paano ba yan?
Hindi pwede ngayong taon yan. Ikakasal pa ako sa magiging asawa ko. Wika ni Creed habang nasa tabi nito si Celine. Pwede naman sigurong double wedding. Suwesto ni CREFER ngunit inilingan ito ni Creed. Nope, next year na kayo. Siguraduhin niyong mauna kayo next year dahil baka maunahan pa kayo ni. Anito at sabay nguso sa bunso nilang kapatid na si Kaiden. Wala pa sa utak kong magpakasal. Hindi ako kagaya ni Kuya CREFER na isang dakilang marupok. Anito sa kapatid, ngunit tinawanan lang siya ng dalawa. Ganun ba, Kaiden? Pero kung makahawa ka sa kamay ni Mayo, parang ayaw mo nang bitawan. Pang-aalas ka ni CREFER ito habang nakatitig siya sa kamay ng kanyang kapatid na mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalagang kasama nito. Eh, bulag kasi siya, kaya kailangan ng pag-alalay. Wala itong ibig sabihin. Paliwanag niya sa kapatid habang namumula ang kanyang pisngi sa panunukso ng mga ito. Alalay? Kailan pa naging alalay ang isang Kaiden Vasco? Sabat naman ni Creed at halos uminit na ang tenga ni Kaiden sa panunukso ng kanyang mga kuya sa kanya. Totoo naman na naging alalay siya ngayon ni Mayo at halos ayaw nga niyang mawala ito sa kanyang paningin dahil may isa siyang malaking suliranin na kinakaharap dahil sa dalaga. At kahit anong mangyari, ay handa niya itong protektahan, maubos man ang kaniyang pera. Matapos ng party ay isang linggo lang ang hinintay at ikinasal na sina Celine at Creed. Dahil bawal magpakasal sina CREFER at yan, dahil sa pamahiing sukob ay naghintay ang dalawa ng isang taon bago nagpakasal. Nang dumating ang tamang panahon para sa dalawa, ay agad na itinali ni CREFER ang dalaga sa kanya. Agad niya itong pinakasalan. Sabay silang nagsumpaan sa harap ng altar na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Ang kanilang kasalay dinaluhan ng mga importanteng tao at nandun din si Sofia, kasama ang American billionaire nitong boyfriend. Ang pagmamahala ng dalaway agad na nagbunga. Mabilis silang biniyayaan ng Diyos ng isang supling na bumuo sa kanila upang matawag silang isang buong pamilya. Maaring naghiwalay noon sina CREFER at Yen, ngunit muli silang pinagbuklod ng Diyos para sa isang pagkakataon. Ang kanilang relasyon ay mas naging matibay na may respeto, pag-unawa at pagmamahal para sa isa't isa. Higit sa lahat, ay niisa sa kanila'y walang balak na bumitiw sa pagmamahala na kanilang sinumpaan. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. At yon ang nararanasan ngayon ni CREFER at Yen. Isang wagas na pagmamahalan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!